Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Gayun din sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Cheryl. 40 taong gulang, bunso sa 4 na magkakapatid. Ang bahay po namin ay malapit sa Barangay Hall, gayon din sa paaralang elementarya ng sentral. Ang aming bahay ay yari sa simento, samantalang ang bubunga naman ay yari na sa yero. May ikalawang palapag at meron ding garahe sa may tagiliran kung saan nakalagay ng maayos ang aming motorsiklo at bisikleta ng aking ama. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya, nang minsan akong ipinahilot ng aking ina sa isang misteryosang babae na nagngangalang Aling Rosa, nakilala bilang mahihilot sa aming bayan. Ipinanganak akong premature baby o kulang sa buwan. Lumaki akong sakitin at lampa, kaya parati ako pinapahilot ng aking ina. Sa tuwing naaaksidente ako o nagkakaroon ng lamig sa katawan, ay agad kaming nagtutungo sa maghihilot. Nag-umpisa akong magpahilot ng aking katawan noong nasa unang baitang pa lang ako sa elementarya. Madalas akong nakikipaglaro sa aking mga kaklase ng tagu-taguan at sipang bola. Kaya kung saan-saan ako napapatama, madalas din akong nadadapa at nabubugbog ng husto ang aking katawan sa sobrang paglalaro. Kaya naman, parati akong inaatake ng hika. Inborn na din ako na may hika na nadala ko na rin sa aking paglaki. Sa tuwing napipinsala ang aking katawan, ay tsak na magsisikip na ang aking dibdib at nahihirapan na akong makahinga. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, kaya pinapausukan ako sa kaldero o di kaya pinapahinga ako sa paper bag. Hindi ako sinanay ng aking ina na palaging umiinom ng gamot sa tuwing inaatake ako ng hika, dahil masasanay na lang daw ang katawan ko sa ganoong routine. Una akong pinahilot sa kamag-anak naming si Lola Petra na may kalayuan ang bahay, kaya kinakailangan pa naming sumakay ng tricycle para lamang makarating sa bahay niya. Eksperto siya sa panghihilot sa aking katawan. Maalaga at alam niya kung saang bahagi ng aking katawan ang palaging may pilay o pinsala. Hangang-hanga ako sa bilis ng paghagod niya ng kanyang kamay sa tuwing hinihilot niya ako, at dinadasalan niya pa ako gamit ng langis ng El Shaddai na pinapaniwalaang gumagawa ng milagro dahil baybas-bas raw iyon ng Panginoon. Pagkatapos ng paghihilot ay nirerekomendan ako ni Lola Petra na huwag munang uminom ng malamig na inumin. Bagkus ay maligamgam na tubig muna raw ang aking inumin at ipampaligo sa kasunod na araw. Kabiling-bilinan niya na huwag ako magpapaabot ng takipsilim sa labas ng bahay dahil lumalamig sa gabi at maaari akong dapuan ng ubo o di kaya mas lalo pang lumala ang aking hika. Masunuri naman akong bata at talagang ginagawa ko lahat ng kanyang tagubilin. Kaya naman, mabilis lang din akong gumagaling at nawawala ang sakit ng aking katawan. Nasanay na ako palaging nagpapahilot sa kanya. At kung minsan ay pinapasalubungan ko siya ng kakalutong bananakyo o suman sa tuwing magtutungo kami sa bahay niya. May katandaan na rin iyong si Lola Petra. Nasa 70 anyos na siya at maputi na rin ang buhok. Pero nakakaya pa rin naman niya ang manghilot ng mga batang may sakit. Kasakasama niya sa bahay ang kanyang asawang si Lolo Nanding na nasa 80 anyos na, at ang apo nila na si Gilbert na nag-aaral sa sekundarya. Taong 1999, binawian ang buhay si Lola Petra dulot ng katandaan at kahinaan na rin ang katawan. Marami ang nakiramay at nakipaglibing sa kanya
kasama ang mga kabataan na malaki ang pasasalamat sa kanyang panghihilot. Nalungkot ako ng husto dahil napamahal na rin ako sa kanya. Akala ko nga noon ay wala nang maghihilot sa akin sa tuwing magkakaroon ako ng pinsala sa aking katawan. Ngunit dumating itong isang araw na may nabalitaan ng aking ina na may panibagong maghihilot na nakatira sa may tabing dagat. Siya daw ang naghihilot sa mga batang paslit sa barangay na iyon. Nagkataon naman na tinrangkaso ako at tumagal ng 3 araw bago ako nakapasok sa paaralan. Hindi pa rin nga ako masyadong nakaka-recover at sa tuwing hapon pagka-uwi ko ng bahay ay nabibinat lang din ako. Kaya dinala na ako ng aking ina patungo sa may tabing dagat para ipahilot sa bagong maghihilot na sinasabi ng iba. Sumakay rin kami ng tricycle na inarkila ng aking nanay. Bandang 4:00 ng hapon noon nang magtungo kami. Kung saan huminto kami sa tagiliran ng isang maliit na basketball court sa mismong maliit na kubo na yari sa pawid ang bubong. Makalipas ang ilang sandali ay may lumabas na isang balingkinitan na babae na nasa mahigit 40 siguro ang edad. Nakasuot siya ng duster na pula, nakapuyod ang buhok at maliit ang tipak ng mga madidilaw niyang ngipin. Hindi siya katangkaran at halos kasing taas lamang siya ng aking ina. Lumapit kami sa kanya at nagpakilala. Tinignan niya akong mabuti at magiliw akong binati. Halos naningkit ang kanyang mga mata habang nakangiti. Naging magaan naman ang kalooban ko sa kanya. Sa sandaling nakilala ko siya ay nabatid ko na mabait at mukha siyang masiyahin. Kaya naisip ko marahil ay malapit din siya sa mga kabataang katulad ko. Pinapasok niya kami sa kanyang tahanan. Mukha namang maayos ang loob ng bahay kahit medyo maliit at masikip. Pinaupo niya kami sa maliit na sofa habang abala sa pagkuha ng isang tray na puno ng mga butilyang panghilot. Lumingaling ako sa paligid at inobserbahang mabuti ang kabuuan ng kanyang maliit na sala. Kitang-kita ko ang maliliit na kwadro ng kanyang 2 anak na nakasuot ng toga na nakalagay sa may dingding. Kaya ko nga pala nasabing anak niya ang mga dalagita na matatagpuan sa larawan ay dahil kamukhang kamukha niya ang mga ito. Sa gawing kanan naman ay matatagpuan ang isang maliit na telebisyon na nakapatong sa maliit na lamesa. Medyo kakaunti ang kasangkapan sa loob ng bahay at may mangilan-ngilang butas sa dingding. Nagpakilala bilang si Aling Trining ang matandang babaeng iyon. Mahigit 1 taon na pala siya sa barangay na iyon at nanghihilot. Nabalitaan niya rin daw na namatay na ang batikang maghihilot na si Lola Petra at nalulungkot din daw siya. Kilala niya rin daw iyon. Ilang minuto rin na nagkwentuhan si Aling Trining at ang aking ina bago niya sinimulan ang paghihilot sa akin. Umupo sa may upuan sa labas ng bahay ang aking ina. Habang nakatanaw sa paghilot sa akin, iniangat ni Aling Trining ang aking t-shirt paitaas kaya nalantad ang aking likuran. Maingat niyang hinagod ang nananakit kong likuran. Pinayuhan niya ako na huwag raw muna magdala ng mabibigat na backpack dahil baka iyon ang nagiging sanhi kung bakit nagkakabali-bali. Dahil baka iyon raw ang sanhi kaya nalilisa ang aking buto at sumasakit ang aking likuran. Dagdag pa niya na panay lamig daw ang nasa loob ng aking katawan na maaaring sanhi din ng maaga kong paliligo sa umaga. Gayun din ang matagal na pagbababad ng paglalaro sa labas ng bahay pagkatapos ng klase. Minasahe niya ang aking tagiliran at may nakapa siyang parang nakaumbo. Nabanggit niya na may buto akong nakalisa kaya hinilot niya iyon hanggang sa magpantay at mawala ang anumang nakaumbo. Doon siya dumigal ng pagkalakas-lakas. Nagulat pa ako at napalingon sa aking likuran
dahil noon lamang ako nakarinig ng ganoong pagdighal habang naghihilot sa pasyente. Paliwanag niya sa akin na ganun daw talaga ang mga naghihilot. Naipapasa ng hinihilot na pasyente lahat ng nararamdaman niya at masakit sa kanyang katawan doon sa taong naghihilot. Namangha ako at bumilib sa mga tinura niya. Iyon ang pinaniwalaan ko noong bata pa lamang ako. Natapos ang paghihilot sa aking likuran, ay nakaramdam ako ng kaginhawaan habang nag-uumpisang lumabas ang butil-butil kong pawis sa aking sentido. Gayon din ang aking likuran dulot ng mainit na langis na panghilot. Dumako ang manghihilot sa paghilot sa aking ulo at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko namalayan na nabunot niya na ang mangilan-ngilang hibla ng aking buho. Makalipas ang ilang minuto ay nagtungo naman si Aling Trining sa paghilot ng aking dibdib. Nang bigla niyang marinig ang tinderang sumisigaw na nagtitinda ng isda, saglit siyang nagpaalam sa amin para habulin ang tindera sa labas ng bahay. Tumigil nga siya sa paghihilot at tinapunan niya ako ng masamang tingin. Nahiya ako sa aking sarili at talagang hinawi ko ang aking t-shirt. Doon natapos ang paghilot niya sa akin. Binili na niya ang aking ina na huwag akong painumin ng malamig na tubig at iwasan na matuyuan ako ng pawis sa likod. Mabisang pantanggal daw ng ubo ang lagundi at katas ng oregano. Binigyan pa niya ng instruction ang aking ina kung papaano gumawa noong oregano juice o tsaa at lubos na nagpapasalamat sa kanya ang aking ina. Ayaw pa sana kaming paalisin at maghahanda pa daw siya ng merienda, pero nagpaalam na ang aking ina dahil magluluto pa ito ng sinigang na bangus. Nakita ko na may dala na siyang plastic na may lamang 3 pirasong bangus, kaya malamang ay magluluto nga ito agad ng masarap na hapunan. Hindi naman nagpilit pa si Aling Trining at ngumiti na lamang siya, pero ramdam ko na itinatago niya ang kaunting pagkadismaya at kabiguan. Nag-abot ng pera ang nanay ko at maluwag namang tinanggap iyon ni Aling Trining. Nilapitan niya ako para hawakan ang aking buho, subalit mabilis akong lumipat ng pwesto sa tabi ng aking ina at mabilis na rin na nagpaalam bago ko kinalabit ang aking ina na umalis na kami dahil malapit nang gumabi. Hindi naman nagmatigas pa ang aking nanay, kaya lang pagkalabas namin ng bahay ay agad rin na sumunod sa amin si Aling Trining. Kinikilabutan ako sa asal niya dahil parang merong mali. Nagpapasalamat na lang din ako dahil hinintay pala kami ng tricycle driver na inarkila ni nanay. Sumakay na kami sa tricycle. Habang pinapaandar ang tricycle ay hindi ko maiwasang mapasulyap sa direksyon ni Aling Trining. Gayun din sa mga naglalaro doon sa basketbolan na malapit sa bahay ng matanda. Saglit na naistorbo ang aking pag-iisip habang pinagmamasdan ang pagkaway ni Aling Trining. Ngunit nahagip ng paningin ko ang kakaibang bangis at pagkulubot ng kanyang mukha. Hindi iyon normal at nagmistula siyang mangkukulam sa isang tabi habang unti-unting dumidilim ang ekspresyon ng kanyang mukha kasabay ng pagdilim ng kapaligiran. Napalunok ako ng laway at inilihis ko na ang aking paningin sa daan. Kumisap-kisap ako ng mata at ibinalik ko ang aking tingin kay Aling Trining. Subalit hindi ko na siya makita. Wala na siya doon sa kanyang kinatatayuan. Patingin-tingin pa ako sa mga kabahayan, ngunit wala ng bakas ng matanda na matatagpuan kahit sa ang sulok man ako tumingin. Hindi ko na pinansin pa dahil nag-uumpisa na kaming lumayo sa tabing dagat. Pagkabalik ko sa bahay ay inabutan namin sa loob ng bahay si Tia Salve na mukhang katatapos lang na magsuob naman sa aking tatay. Tinanong ng nanay ko kung bakit nagpasuob si tatay. Nagpaliwanag naman ng aking ama na 3 araw na raw hindi maganda ang kanyang pakiramdam
hindi rin gumagaling ang kanyang ubo at sipon. Kahit nagpa-check up na siya sa center, wala rin namang findings. Binigyan din naman daw siya ng gamot pero walang nangyayari. Kaya naisipan niyang magpasuob na lang muna sa kanyang kinakapatid. Napasimangot naman ang nanay ko kay Tia Salve dahil medyo naiilang siya at hindi komportable na nakikita niya itong nanggagamot. Para lang po makilala niyo kung sino si Tia Salve, ay ilalarawan ko na rin at ikikwento ang tungkol sa kanya. Isa siyang magsusuob at marunong din magtawas. At ang balibalita sa amin na may kaalaman din siya sa pangungulam at pambabarang. Kaya talagang pinangingilagan siya ng aking ina. Kahit pa nga marunong ito manghilot o manggamot, ay ayaw na ayaw ng aking ina na lumapit sa kanya. Pinaniniwalaan kasi ng aking ina na anumang uri ng barang o kulam ay bahagi ng kapangyarihan ng kasamaan. At ang mga taong may kakayahang gumawa ng ganoon ay masama din at hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya kahit magalaw kami ng mga lumanlupa, ay hindi kami nagpapasuob o nagpapatingin kay Tia Salve. Inirerespeto naman iyon ng aking tatay dahil malapit siyang kamag-anak nito. Wala namang magawa ang aking nanay dahil baka kapag kumontra siya, ay pagsimulan pa ng kanilang pagtatalo ng aking ama. Kaya pinapabayaan niya na lang na magpagamot ito doon sa kanyang kinakapatid. Wala naman akong sama ng loob kay Tia Salve. Hindi nga lang ako masyadong pinapakausap ng aking nanay sa kanya. Subalit may taglay din akong katigasan ng ulo kung minsan. Tinanong ako ni Tia Salve kung saan kami nagpunta. At dahil sa Makati ang dila ko, kaya ibinalita ko sa kanya na nagtungo kami sa isang maghihilot sa kabilang barangay na nakatira malapit sa tabing dagat. Agad niyang nakilala ang babaeng naghihilot at biglang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Tila tutol siya sa mga narinig at pinayuhan ang aking ina na sa susunod ay huwag na raw akong ipahilot kay Aling Trining dahil hindi raw siya believe sa kakayahan ng matandang iyon. May inirekomenda naman siya na ibang maghihilot na buhat din sa ibang barangay pero kinontra naman siya ng aking ina. Hindi na pinansin ang kanyang mga pinagsasabi at tinanong na lang kung ano ang nakita niya sa pagtatawas sa aking ama. Sa puntong iyon ay bigla siya naging emosyonal pero bigla naman siyang nag-focus sa akin at may ipinapaliwanag tungkol sa medalyon na ibibigay niya raw. Nabanggit niya na minana niya ang medalyon na iyon sa kanyang lola at naging proteksyon niya sa mahabang panahon laban sa mga masasamang espiritu at tao gayon din sa anumang uri ng kapahamakan at disgrasya, lalo na raw sa mga aswang. Pinayuhan niya ako na pag naibigay niya na raw iyon, ay panatilihin kong malapit sa aking katawan ang medalyon upang magabayan ako sa anumang mangyari. Bigla namang sumurot ang tingin ng aking ina kay Tia Salve. Kaya mabilis din na bumawi sa ibang topic si Tia. Ramdam niya na may inis sa kanya ang aking ina. Kaya kung ano na lamang ang itanong nito, ay iyon lamang ang kanyang sinasagot. Nabanggit ni Tia Salve na minamataan ng isang matanda ang aking ama. Nakita niya sa tawas na umaaligid na ito sa bahay namin nitong mga nakaraang araw. Dahil maaaring naaamoy na raw nito ang sakit ng aking ama. Hindi kumbinsido ang aking ina. Tinanong niya si Tia Salve kung aso ang raw ba ang tinutukoy nitong umaaligid na matanda sa bahay namin. Alam naman ni nanay na matapat si tatay sa kanya at wala namang kaaway ang aking ama. Kaya imposible na may ibang taong may hinanakit o galit dito. Sumang-ayon naman si Tia Salve sa tinura ng aking ina. Binigyan niya ng pangontra sa aswang ang aking ama at lalong hindi nagustuhan ng nanay ko ang mga ibinigay ni Tia Salve. Kaya lang, wala rin siyang magawa dahil pinangunahan na siya ng aking tatay
bago pa man siya tuluyang tumutol at isauli ang mga naturang pangontra. Makalipas ang ilang sandali, hindi na naghintay pa si Tia Salve na uminit pang muli ang dugo sa kanya ng aking ina. Nagpaalam na siya na aalis. Nagpasalamat ang tatay ko, subalit si nanay ay umiwas sa kanya at nagtungo sa kusina. Hindi ko na pinansin ang kagaspangan ng pag-uugali ng aking ina. Bagkus ay magiliw na rin ako nagpasalamat at nagpaalam kay Tia Salve. Pero sinimplihan niya ako na kausapin niya raw ako sa balkonahe. Pagkarating doon ay sinabi niyang gusto niya raw akong makausap sa pribadong paraan. Ayaw niyang marinig ng aking nanay ang mga sasabihin niya dahil tiyak raw na palalayuin na naman ako sa kanya. Isiniwalat niya sa akin na nakakaramdam siya na maaring nasa paligid lamang ang aswang na nagmamatyag sa aking ama. At dahil sa nagkaroon ako ng ubo at sipon, dala ng lamig sa buong katawan, gayon din ang panghihina ng katawan, tiyak na ako na ang kasunod na pupuntiryahin noon bilang biktima. Isa pa, binalaan niya ako na huwag titingin sa mga mata ni Aling Trining kung sakaling makita ko ito. Noong tinanong ko siya kung bakit ay hindi na siya sumagot sa akin, nagpakawala na lamang siya ng makahulugang tingin na bakas ang seryoso at puno ng nakakagimbal na lihim na kung hindi ako mag-iingat ay tiyak na mahuhulog ako sa matinding panganib. Pumasok noon sa isip ko na baka pinapaiwas niya lang ako kay Aling Trining dahil may masama itong tangka o anumang masamang nararamdaman tungkol dito. Pinagmasdan kong mabuti si Tia Salve at naghahanap ako ng kasagutan sa kanyang mga mata. Ngunit walang ibang natamong kaliwanagan. Bagkus ay may ibinigay siyang kwintas na medalyo ni San Benito na yari sa Tanso at mukhang nagmula pa sa sinaunang panahon. Nagulat ako at nagtanong kung paano siya nagkaroon noon samantalang nambabarang siya at nangungulam din. Hindi ko lubos maisip na sumasampalataya pa rin pala siya sa Diyos kahit gumagamit din siya ng mahikang itim. Dahil sa kadaldalan ko, hindi ko na naisip na isang tabi ang gusto kong ipahayag sa kanya. Basta na lang sumambulat iyon sa bibig ko. At laking gulat ko rin na hindi siya nagalit sa sinabi kong iyon. Bahagya siyang napangiti at hinimas ang aking buho. Ipinaliwanag niya sa akin na kahit na nadudungisan ng kasalanan ang kanyang kamay at gumagawa siya ng kamalian dahil iyon sa pangangailangan sa pera. Ngunit hindi pa rin siya nakakalimot na maghugas ng kasalanan sa Diyos. Umaasa raw siya na balang araw ay maparusahan pero mapatawad pa rin siya ng Panginoon upang mapawi ang mantsa ng kasalanan sa kanyang mga nagawa habang nabubuhay pa. Nagpatuloy sa pagbibigay ng payo at babala sa akin si Tia Salve nang marinig ko sa kusina ang aking nanay. Napapalapit na siya sa akin patungo sa balkonahe. Napansin siya ni Tia Salve, kaya pinutol na nito ang usapan namin. Pinasalamatan ko siya sa ibinigay niyang pangontra sa aswang at pagkatapos ay masaya na akong nagpaalam sa kanya bago inihatid sa may labas ng aming bahay. Pagkalipas ng ilang araw ay unti-unti nang gumagaling ang aking ama. Nawala na rin ang aking ubo at sipon simula noong uminom ako ng katas noong mga herbal. Kaya lang ay biglang sumama naman ang panahon. Paulit-ulit na nagkakaroon ng ulan at hindi maiwasan na maulanan ako at matuyuan ng pawis. Kaya nagkaroon na naman ako ng lagnat at bumalik ang panghihina ng aking resistensya. Binalak ng aking ina na bumalik kay Aling Trining at ipahilot ako. Kaya lang hindi na ako pumayag. Bagkus ay nagpilit na lang ako na maipacheck up sa doktor. Pumayag naman ang aking ina, kaya nagtungo kami sa isang klinik. Naresetahan ako ng vitamins at gamot para sa ubo at sipon. Dumako ang isang gabi. Inabot na naman ako ng hika at talagang minalas pa na naubusan na ako ng gamot.
lumabas ng bahay ang aking ina para bumili ng gamot sa butika habang binabantayan ako ng aking ama. Subalit, lumipas na lang ang ilang oras hanggang sa sumapit na ang gabi ay wala pa rin ang aking ina. Hindi pa rin siya umuwi ng bahay. Malamang ay naghahanap pa rin siya ng gamot. Nakatulog ako sa tabi ng aking ama. Hindi ko na siya ginising dahil ramdam ko ang kanyang pagod. Habang humihilik siya na natutulog sa gilid ko, naawa ako sa kalagayan niya. Kaya lang wala rin akong magawa dahil nagsisikip rin ang aking paghinga. Namamawis ang buo kong sentido at patuloy na tumutunog ang hika ko na tulad ng tinig ng pusa. Pinilit ko na lang na makatulog dahil lalong makakasama sa kalusugan ko kung magpapatuloy akong magpupuyat. Mag-alas 12 na noon at napakatahimik na ng paligid. Sumilip ako sa bintana at nakita ko sa may kalsada ang mga asong kumakahol sa paligid. Nilukuban ako nang hindi maipaliwanag na takot nang mapansin ko sa kalangitan ang maliwanag na bilog na buwan. Nagmadali akong bumalik sa papag at nagtaklubong ng kumot kahit malinsangan ang paligid. Takot na takot ako at hindi ko maintindihan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May kung anong bagay ang biglang nagbigay ng kilabot sa akin na hindi ko talaga maipaliwanag. Sinikap kong ipikit ang aking mga mata at hindi ko namalayan kung anong oras na. Nagdire-diretso na ang aking pagtulog nang maramdaman kong masakit ang aking dibdib na para bang may kung anong mabigat na bagay na nakapatong. Hindi ako makahinga at para akong malulunod mula sa aking kinakahimlayan. Idinilat ko ang aking mga mata. Wala na noon sa tabi ko ang aking ama. At nang mapansin ko ang bagay na nasa harapan ko, ay halos malaglag ang puso ko sa sobrang takot. May nakadagan na isang babae sa aking dibdib. Nakakatakot ang kanyang itsura. Tumunghay siya at kitang-kita ko ang nanlalaki, ang mga namumula at nanlilisik niyang mga mata na animoy demonyo sa mga napapanood kong pelikula sa telebisyon. Kulubot ang kanyang balat na halos wala ng kulay sa sobrang kaputlaan habang nakalaylay ang kanyang maitim at mahabang buhok. Lumingaling ako sa paligid at wala akong ibang kasamang pamilya sa loob ng silid-tulugan. Kaya natuliro ang isip ko at lumakas ang matinding kaba sa aking dibdib. Nagimbal ako ng husto. Lalo pa nang makita ko ang tumutulo niyang malapot na laway sa aking damit habang nagsasalita siya sa lingguwaheng hindi ko maintindihan. Napagkamalan ko pa nga na para siyang tumatawag ng ibon sa paligid. Nakakapangilabot ang kanyang paos na boses na para bang tinig ng gansa. Sumagi sa isip ko ang pamilyar niyang itsura at nakakatiyak ako na siya si Aling Trining na maghihilot. Nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at napasigaw ako. Kaya lang, hinawakan niya ang tigkabilang gilid ng aking bibig. Pinipilit niyang ibuka ng paggaluwang-luwang ang aking bibig. Pagkatapos ay ibinuka niya rin ang kanyang basang bibig na itinapat sa bibig ko na para bang mahihigupin siya mula sa akin. Nagpumiglas ako pero hindi ako makakilos dahil nakaibabaw nga siya sa akin. At kahit anong gawin ko na panlalaban ay parati niya lang nasasalag. Nag-umpisa nang lumabas ang aking luha habang pinagmamasdan ko ang nakakatakot niyang anyo. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila na umabot sa loob ng aking bibig hanggang sa makarinig ako ng malakas na tili. Nakilala ko ang tinig bilang boses ng aking ina. Gulat na gulat siyang pumasok sa aking silid-tulugan. Inikot ko ang aking paningin at saglit na napatingin sa halimaw. Nilingon niya ang taong pinanggagalingan ng tinig hanggang sa may biglang tumarak na matulis na patpat sa kanyang kaliwang mata. Sumirit ang dugo at tumapon din sa mukha ko, gayon din sa aking damit.
Tuluyan na akong nagsisigaw sa sobrang takot. Mabilis siyang umalis sa ibabaw ko at pinipilit tanggalin ang patpat na nakasaksak sa kanyang mata. Subalit hindi niya magawa. Umiiwas siya at makailang hakbang na dumistansya sa higaan ko habang sumisigaw sa ipit na boses. Halos manigas ako sa aking kinakahigaan. Mabuti na lang at dumating ang aking nanay at mabilis niya akong naibangon. Nilapitan kami ng aking ama at niyakap ng mahigpit. Samantalang, bigla namang lumitaw sa aming harapan si Tia Salve at nakahanda siyang makipaglaban sa halimaw na iyon. Ngunit natakot ang matandang halimaw sa ginawa ng aking tiyahin at akmang tatakas na sa bintana nang bigla siyang atakihin ni Tia Salve gamit ang isa pang matulis na kawayan. Subalit na itulak siya ng halimaw papabagsak sa kama. Sinunggaban ng halimaw si Tia Salve at naisipan ko na ilabas ang suot kong kwintas. Kumalas ako sa pagkakayakap ng aking tatay at tinanggal ko sa aking liig ang kwintas. Bago pa makalmot ng halimaw sa mukha ang aking Tia Salve, ay inihampas ko ang medalyon sa mukha noon. Saglit iyong pumalahaw na mukhang nasaktan. Bahagya siyang napaatras, pagkatapos ay nagmadali na magtungo sa bintana at doon tumalon sa katuluyang naglaho sa dilim. Naisipan naming lumabas ng bahay para mahulisan na ang halimaw. Subalit sa isang iglap ay bigla itong nawala. Humingi na rin kami ng tulong sa barangay kahit ang iba sa kanila ay hindi naniniwala sa ikinuwento namin. Gayon din ang ibang opisyal. Ngunit naglabasa naman ang iba naming mga kapitbahay na nakakita daw doon sa aswang na tumalon mula sa aming bintana. Sinubukan din daw nilang habulin, subalit napakabilis nito na nawala. Kahit pa nga may saksak ito ng sibat, ipinagpaliban na lang nila ang paghabol doon dahil wala na silang pag-asa na matagpuan pa, lalo at gabi. Kinabukasan, nagtungo kami sa tabing dagat kung saan nakatira si Aling Trini dahil iyon nga ang pinaghihinalaan ni Tia Salve at siya ring nakita ko. Pero ayon pa sa mga taga roon, umalis na raw si Aling Trini. Gayun din ang nasabing kamag-anak nito. Napag-alaman na rin daw kasi ng mga taga roon na isa itong aswang. Inabutan namin doon si Tia Salve na nakikipagkwentuhan sa ilang matatanda sa may tabing dagat. Lumapit kami sa umpukan ng mga nagkikwentuhan at nakinig. Batay sa kanilang usapan, napagtanto raw nila na isang mahak ang sumalakay sa pamilya namin noong nagdaang gabi. Noong una ay wala akong ideya kung anong klaseng nilalang ang mahak. Kaya itinanong ko iyon kay Tia Salve kung ano ang kahulugan. Kaya ipinaliwanag niya sa amin sa mahinang boses. Nabanggit niya na ang mahak raw ay isa ring uri ng aswang na gustong-gustong mag-absorb ng lakas ng mga may sakit, maging matanda man o bata. Palagay ni Tia Salve ay nakaligtas naman si Aling Trini sa nagdaang engkwentro nila at malamang naroon na sa malayong lugar para doon muna magtago at makaiwas sa mga taong nakakakilala sa kanya. Marahil matapos iyon makapagpagaling ay doon na naman maghahanap ng panibagong biktima. Sobrang tagal bago ako nakamove on, pero simula ng araw na iyon ay hinding-hindi na kami basta-basta nagtitiwala o nagpapahilot ng aking nanay sa mga estranghero at hindi namin kilalang maghihilot. Sa kabila din ng matinding inis at pagkasuklam ng aking nanay kay Tia Salve, ay nagawa na rin niya itong tanggapin at pasalamatan ng buong puso sa pagkakaligtas nito sa buhay ko. Lubos din akong nagpapasalamat sa kapangyarihan ng medalyon na pinabaon niya sa akin at hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin isinusuot saan man ako magpunta. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin
ang ating mga major sponsor na si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Machas Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na si Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikum Lukias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sargent Katz Dorms, Burns A, at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilonga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin, nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating Love Story Channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.